kilala sa akin. Okay. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Demi or also known as Anak ni Rizal from Wattpad. I'm already a published author and some of my published books are under SciComm and Bliss Books. At dahil 2022 at bagong taon na naman, it's like a new fresh start for all of us. Oras na naman para gumawa ng mga New Year's resolution. So alam ko kanya-kanya tayo, meron tayo for personal, for career, etc. But for this video, we'll talk about your writing goals for 2022 at kung paano ba natin to ma-achieve. So for those who want to accomplish something in the writing this year, please watch this video until the end, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakalista o nakakagawa ng kanilang writing goals. Pero bago tayo magsimula, kung di nyo pa nalalike yung video na to, please click the like button. You can share this video to your friends, writer friends na gustong maka-achieve ng marami ngayong taon na to in terms of writing. And you can also comment below kung may questions kayo, suggestion. I'm very open to it. And lastly, kung hindi pa kayo nagsusubscribe to my channel, please subscribe to Tales of Demi for more awesome writing contents. And soon, wala akong gumawa ng mga reading content. So, hindi lang tayo puro unboxing dahil susubukan ko ring i-review yung mga librong nabasa ko na. So, karamihan doon ay galing din sa Wattpad. So, stay tuned. Thank you so much! Meron ako ibibigay sa inyo na 5 steps na madali nyo lang masusundan. Pero bago yon, pag-usapan muna natin kung bakit ba mahalaga ang goals or yung goal setting. So, very simple lang naman yung sagot yan. Kasi una, it motivates us. Pangalawa, it gives us direction, obviously. And lastly, it promotes self-mastery. So, yung bottom line ng tatlong yon, it empowers us kapag meron tayong goals na tina-target. Katulad na nga lang din ng palaging kasabihan, lumang kasabihan, hindi ko na alam kung ano yung exact ng quote, but it's something like this. Parang kinumpare siya sa archery, na kung hindi mo nakikita kung ano yung target mo, hindi mo mapubullseye kung ano yun. So, gets? And the more na mas malinaw sa atin kung ano ba yung gusto natin or goal natin, mas mataas yung chance na magkaroon tayo ng success rate sa field na gusto natin. Step 1. Reflect and review your recent progress or accomplishments. Hindi dahil para ma-disappoint kayo, kundi para magkaroon kayo ng awareness. Huwag kayong madadown kapag nakita nyo yung naging output nyo. Well, hindi din naman natin may iwasang ma-disappoint kapag nga naman nakita natin yung naging progress natin last year. But it's up to us if we're going to take it as a motivation to do better this year. O di naman kaya masusurprise kayo katulad nung nangyari sa akin. Nung nakita ko yung, nilista ko yung mga naging progress ko last year, nagulat ako na ang dami ko palang na-accomplish kasi akala ko wala akong nagawa eh. So, nilista ko siya from January until December kung ano ba yung mga naging kaganapan, major accomplishments ko. And wow, na-amaze ako sa sarili ko kasi nagawa ko pala yun. So, sa inyo, pwedeng mangyari din yung ganun. I'm going to share with you my writing accomplishments for 2021. Pwede isulat nyo lang sa notebook para mas simple lang. So, I finished writing ang huling binukot noong January 24, 2021. I finished my first collab with Nina, yung Against Alter, noong May 14, 2021. Offline yun, ah. I mean, hindi siya pinapost agad kasi isang bagsakan yung paid story. So, third, I finished Dalaga na si Remison, October 10, 2021. I published Wake Up Dreamers last year ng June. So, nanalo ako din ng Wattis for 2021. Ng science fiction for Against Alter. And naging bestseller yung Wake Up Dreamers in Bliss Books and National Bookstore for the first time. And I reached 500,000 followers on Wattpad. And number 8, naging exclusive writer ako ng Wattpad. Thank you God! My God! Glory to God! Talagang ganun yung naging reaction ko nung nilista ko yung mga naging accomplishments ko. Wow! It's amazing! Thank you. Tinner ko lang naman siya sa inyo para ma-motivate kayo kahit pa paano, hindi para magyabang. Kasi hindi din talaga ako aware sa sarili ko na ganun para karami or kalaki yung naging accomplishment ko
Kasi may tendency na minsan, madalas, it's common na minamaliit natin yung sarili natin na porket hindi tayo madalas makapag-update, feeling natin hindi na tayo productive. So, take time to reflect and review your recent accomplishment. So, madali lang yun. Kumuha lang kayo ng papel and ilista nyo lang lahat na sa tingin nyo ay accomplishment no matter how small. So, yung mga nabanggit ko kanina, medyo major siya kasi published author na tayo. Pero kayo, pwede nyo ilista yung mga small wins nyo, di ba? Para happy. Step number 2, set realistic goals. Now, this is the exciting part, but we have to be careful because as fun and thrilling as it is to write your goals, kailangan nating maging mindful and huwag nating kalimutang maging realistic. It means it's achievable. Kumbaga sa thesis ay ito ay feasible. Kumbaga, posible siyang gawin. Ako, aminado ako sa sarili ko na may pagka-ambitious ako in terms of goal setting. Kasi, I mean, lahat naman tayo, di ba? Parang gusto natin yung grande agad yung ma-accomplish natin. Kaya, lista lang tayo na lista. Pero, yan yung nagiging fitful. Diyan maraming nagkakatalo. Kasi, pressure. Alam ko naman na lagi ko sinasabi na nothing's impossible and ano kanyan, parang pinopromote ko yung ganung mindset. Kailangan pa rin nating maging realistic and aware sa sarili nating capabilities and limitations. Kailangan baby steps. Kumbaga, hindi natin pwede agad, pongga agad, yun agad. Hindi rin naman required na sobrang specific. Personally, hindi ako comfortable sa paglagay ng deadline sa goal. Kasi dun ako nape-pressure. Gusto ko kasi maging flexible ako in my goal setting. Hindi natin masabi, yung gusto natin ngayon, baka mama in the future din na pala natin gusto. Bigyan ko rin kayo ulit na example ng ano ko, ng writing goals ko so far for 2022. Ayan, nilista ko rin siya dito. After ko ilista yung nag-accomplish ko noong 2021, nilista ko sa baba yung magiging writing goals ko for this year. So, una, I want to finish writing Alpas. Yun yung ongoing story ko ngayon. At least, yun lang muna sa ngayon, yung gusto ko matapos. Published books. Hindi ko muna sabihin kung ano yung mga to be published kong books, pero part yun ng plano ko. Kasi yung pag-edit, very matagal din siya na process and madugo. Kaya, kasama siya sa aking goals. Maybe I want to win a Wattis. Sinabi ko dito, Wattis na naman. Hindi ko pa nagsasawa manalo sa Wattis. Wala lang, gusto ko lang, di ba? Meron akong mga nilagay dito na upcoming ongoing stories na gusto ko isulat. Pero hindi ko pwedeng i-reveal sa inyo. And then, ito yung nakalagay. Enjoy writing and be true to myself. So, yung mga ganung goal, pwede din. Ikaw bahala. Ikaw bahala kung ano ba yung gusto mo maging writing goals. Pero ito guys, pro tip. Answer this question. How do you see your writing journey in the future? I'm encouraging you to don't be afraid to dream big in this part. Para ano siya eh, very grand overall idea. Walang deadline. Basta ano yung nakikita mo sa future na gusto mong maging. So, di ba ang saya? Ang saya mag-goal setting. Dapat actually hindi kayo may stress dito sa part. Dapat chill lang. Hindi kayo dapat nag-overthink sa future nyo. Parang tamang sulat lang ng mga gusto mong ma-achieve. Punta na tayo sa step 3. Ito na medyo complicated, tricky, and dito na magkakasukatan lahat kung paano mo ma-achieve yung goal mo. Step 3 is create your action plan or writing system. So, syempre, hindi na naman tayo panay plano lang, panay lista lang ng goals. Kailangan natin ng action para ma-achieve natin yung writing goals. Sabi ni James Clear, goals are good for setting a direction, but systems are best for making progress. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. The real key to productivity lies in our system. Sistema ng ating mga habits. Sa mga palaging nanonood ng video ko, kung matatandaan nyo, nabanggit ko na before na kung gusto nating maging masipag na writer or yung makapagsulat ng marami, kailangan nating magkaroon ng solid writing system. So far, wala pa akong nagagawang video about kung paano ba mag-establish ng writing system kasi personally, ako, minamaster ko pa yung sarili kong writing system bago ako makapag-share sa inyo. Now, for this one, kanya-kanya tayo, wala siyang standard. Kumbaga, di ba, yung iba sa gabi sila nakakapagsulat or madaling araw, yung iba naman, early bird, yung iba naman may certain rituals pa bago gawin yung pagsusulat kasi iba-iba yung katawan natin, iba-iba yung isip natin. Kaya kailangan, know thyself. Know yourself enough
Para alam mo sa sarili mo kung ano yung strengths mo, yung weaknesses mo. Very vital yun, guys, in creating your writing system. It's kind of methodological at first kasi gagawa tayo ng table and schedule, hindi lang ng writing natin, kasi i-incorporate din natin yung mga iba natin ginagawa sa isang araw. Like, for example, kung student ka, sa umaga, meron kang online class, tapos sa gabi ka lang merong bakanting time para makapagsulat. Ngayon, sa una, talagang mahirap siya. Ako, personally, kung masasabi yan, kasi lalo na kapag sanay tayong mag-procrastinate, yung manood ng mga kung ano-ano, anime, YouTube, scrolling sa Facebook, sa Twitter, TikTok, mahirap talaga. Kailangan i-break natin yung mga bad habits natin. Discipline is the key. Step 4, chunk it. Chunk it. Balik tayo sa step 2 natin, yung sa setting goal. Diba nga nasabi ko na may tendency na ma-pressure tayo, lalo na pag medyo bongga or grande yung gusto natin. It's very simple. I-chunk mo lang yung mga goals mo into tiny, breakable, manageable task. Like for example, ang goal mo is to finish your to-be-read list. And then nakita mo, nag-inventory ka ng mga libro mo, nakita mo na 100 books pa yung hindi mo nababasa sa bookshelf mo. Sino kaya yun? Kailangan tanongin mo sarili mo, paano ko ba ma-achieve? Yung pinaka-grand idea mo is to finish your TBR list. So, i-break mo siya into monthly goal, weekly goal, and daily goal. So for example, ang kaya mo lang talaga mabasa sa isang buwan ay 4 na libro, or yun lang gusto mo, ay 4 lang yung gusto mong mabasa. So lagay mo yun. Weekly goal mo naman, dapat sa isang linggo, meron kang 1 libro na nabasa. And yung daily goal mo naman, dapat sa loob ng 1 araw, meron kang time para magbasa ng 2 to 3 hours. Ang kagandahan din dito sa pag bine-breakdown mo yung mga goals mo into tiny portions, mas nagiging clear sa'yo yung gusto mong ma-achieve. Step 5. Forget planning. Just do it. Ano mo pinagsasabi mong step 1 to step 4 tapos sinabi mo ngayon na forget planning? Optional lang naman tong step na to kasi may na-discover ako. Ito, self-discovery lang. Na kung gusto mong ma-maximize yung potential mo without wasting time in setting goals, planning, etc. Kasi sa totoo lang, nakaka-consume ng time yung mga pag-jot down na yan, yung pag-reflect na yan. Take note lang guys, na pang hustler lang to. Ito ay para lang sa mga super disciplined and determined na tao. Grabe, over by super. Oo, kasi sabi ko nga, minamaximize mo yung potential mo sa 1 araw. Kung gusto mo nang gawin to, dapat ang mindset mo, sa 1 araw, wala ka dapat aaksayahing oras. Kailangan yung 1 buong araw na consume mo siya ng productive ka. Hindi mo inaksaya yun ng pag-i-scroll sa Facebook. Sabi nga ni James Clear, if you want better results, then forget about setting goals. Focus on your system instead. For example, ang goal nyo is makatapos ng story. Para ma-achieve yung goal na yon, direkta sulat ka na araw-araw. That's why, papasok tayo sa disadvantage na itong optional step na to, is nakaka-burnout siya. Aside sa nakaka-burnout siya, disadvantage niya na hindi mo nare-record yung naging progress mo. Kasi ganyan yung nangyari sa akin. Last year, sulat lang ako ng sulat. Dito lang ako naging aware kung gano'n na pala karami yung natapos ko. Nagulat lang ako, wow. Literal na pawaw ako. Ang bottom line is, we have to keep in mind the purpose and importance of goal setting kasi mas binibigyan tayo nito ng clarity and ng direction kung saan ba tayo papunta or anong gusto nating ma-accomplish. But at the same time, kailangan mas malaki yung percent ng ating action plan or yung ating writing system para ma-achieve yung mga goals na yon. Kasi walang saysay ang mga goals kung hindi rin naman tayo kikilos. At the end of the day, what matters most is kung ginawa mo ba? Gumawa ka ba? Nag-slap ka ba? Don't forget to have a positive outlook in your future. Kasi hindi rin maganda, puro negative yung nasa isip niya about your future kasi most likely, it will bring you down. And just do what you can right now. Kung ano lang yung kaya nyo sa tingin nyo right now, gawin nyo lang yon. At the end of the year, nakita mo na hindi mo na-accomplish lahat ng goals mo or worst, wala kang na-accomplish na goal. It's enough. It's enough na alam mo sa sarili mo na you did your job, you did your best, na kung ano yung makakaya nyo. And last na, palagi nyo tatandaan, lagi kong sinabi to, this is not a race, hindi to paligsahan, hindi to paunahan. Huwag mong titingnan yung pacing ng kasabayan mong writers, huwag mong titingnan kung ano yung accomplish nila.
iba-iba tayo ng writing systems, hindi mo alam na baka yung writing system pala niya ay sobrang effective at talagang sobrang productive niya. So, dun lang talaga nagkakatalo-talo. Wala yan. So, huwag kang magre-reklamo kung kasi sikat sila, kasi marami silang kapit, ganyan. Excuses lang yun, guys. Just, ito pro tip lang, guys. Huwag kayong mag-focus masyado dun sa pagmumukmok. Kasi walang mangyayari yun. Okay lang, maglabas ka ng sentiments mo sa Facebook, sa Twitter. Pero yun to the point na everyday kina-contemplate mo, or yun yung naging beliefs mo or mindset mo. Kasi self-limiting beliefs yun. And self-limiting beliefs, again, malilink yan sa law of attraction, yun yung na-attract mo. So, palagi tumatakbo sa isip mo, kasi sila ganito, ako kasi hindi ganyan, sila kasi maraming readers, ako kasi konti lang readers ko. Wala, may stuck lang dyan. So, positive lang tayo, guys. Like, malagi ka mag-affirm na darating din yung tamang panahon para sa akin. So, watch yung 10 good news about being a writer. Kasi baka makatulong yun sa shifting ng mindset nyo. And that's it. Dito nagwawakas ang ating video. Sana naman meron kayong natutunan or nakatulong itong video na to sa inyo. Kaya naman, pagkatapos yung manood na ito, huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Kumuha na kayo ng notebook, ng ballpen, at isulat nyo na yung mga nabanggit kong, gawin nyo na yung mga nabanggit kong steps dito. So, yun lamang guys. This is Demi again, also known as Anak na Rizal. Sana nakasubscribe na kayo sa channel ko. And like this video, share this to your friends. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood na subscribers, guys. So, thank you so much and see you on my next vlog. Bye-bye!